talong na pinapakuluan natin, mga kapatid. Ito yung tuturin natin, ensaladang talong, no? Pinapakuluan po natin. So, pwede din natin itong ihawin natin ito. Pwede din itong, ilaga para maging mas madali, mga kapatid. So, kung titingnan natin, mga kapatid, no? Gusto natin, mas lalo pang sasarap. Maganda, mga kapatid, kung tawag nun, mga kapatid, kapag iihawin natin, mga kapatid, yung talong, mga kapatid. Mga kapatid, yung talong na ating ilaga. Hindi, mga kapatid, para maging sarap, no? Para manunuot sa sarap, no? Hanggang naman yung ensaladang talong natin, mga kapatid. Kaya ito yung ginagawa natin, mga kapatid, no? After natin ilaga yung talong, so humayon natin. Masasaktan, no? Kasi may init na eh, mga kapatid. So, ito yung ginagawa natin, mga kapatid. Hinihimay natin dahan-dahan yung nilagang talong. So, mga kapatid, ginagawa natin. So, mas maganda, kapatid, no? Yung gagawin natin, maging malaga natin yung, mga kapatid, yung talong, no? Ito'y galing sa palingki, mga kapatid. So, tandaan natin, mga kapatid, para maging masarap yung ensaladang talong natin. So, ngayon, ang ginagawa natin, mga kapatid, no? Para maging masarap. So, tingnan natin natin hanggang matapos, mga kapatid. After nito, mga kapatid, no? So, i-mix natin ito, ang lahat ng mga ingredients. Ingredient ay ensaladang talong, no? So makikita po natin yan mamaya, mga kapatid. Nakailap ka? Ano man? Gadali yung okay na? Okay, mga kapatid. Ito yung mga ingredients, mga kapatid, no? So, ihalo po natin ito lahat, no? Yung luya natin, ginger, no? At saka itong onion. At saka itong tomato. So, yung kamatis, mga kapatid. Ihalo natin po natin ang lahat, mga kapatid, no? Sa ating nilagang talong. After that, mga kapatid, nilagyan po natin na asin. Yung asin, mga kapatid. So, itansya lang po natin, mga kapatid, para hindi masyadong maalat yung ensaladang talong natin, no? Itansya natin yung dami ng asin. Mas mabuti ng konti yung asin kaysa maalat, mga kapatid, kasi ma-adjust pa natin yung lasa. Yan, mga kapatid. After that, mga kapatid, so, lagyan natin ng magic syrup. So, maganda po, mga kapatid, kung meron tayong MSG o monosodium glutamate, yung tinatawag natin ajinomoto. Yan. Mga kapatid, lagyan natin ito, mga kapatid. Yung magic syrup, yung nilagay natin, mga kapatid. So, magic syrup, yung nilagay natin. Yun. Ang tansahin din natin natin ang dami ng magic syrup. After that, mga kapatid, no? Lagyan natin ng suka. Yung suka. Yung ginamit natin, mga kapatid, yung sukang dato puti. Yun. No? Ito yung mga kapatid. Lagyan natin ito, mga kapatid, no? Tansahin din natin ang dami ng suka para hindi masyadong maasim, mga kapatid. Yun. Yun, tingnan natin, mga kapatid.
Tapos, i-mix natin ito mga kapatid para yung lasa ng ating ensaladang talong ay manunuot sa kanyang sa mismong talong mga kapatid. So, makukuha din natin mga kapatid, no? So, ang bango-bango mga kapatid, ang bango ng suka, parang nag-aagawan yung bango ng suka at saka yung mga ibang ingredients mga kapatid. Yun. I-mix na natin mga kapatid, nakikita natin yan. I-mix na natin yung ensaladang talong, no? After natin ma-mix ito mga kapatid, isusunod natin yung coconut milk kasi yung tatawag natin gata. Ang sarawas na kung masarap mga kapatid. Gata mga kapatid, ipakukuluan muna natin yung gata. Lulutuin natin yung gata para mas masarap mga kapatid. Pwede din nilutuin pero mas masarap, mas safe ang lutuin, no? Mga kapatid. So, lutuin natin ang naayong gata mga kapatid. Coconut milk. So, punta tayo sa... mga kapatid, yung gata. Yung coconut milk. Pakukuluan po natin yung mga kapatid hanggang sa parang lulutuin natin konti. Okay, masarap yung gata mga kapatid. Ayan mga kapatid, so hintayin natin mga kapatid, mga 5 minuto o 10 minuto natin yan gagawin. Okay mga kapatid. Okay. Ito na yung pinakukuluan natin gata mga kapatid, yung coconut milk. Isasalang na po natin sa ating ginawang ensaladang talong. Ayan mga kapatid, wow! Ayan mga kapatid. Masarap ito mga kapatid, yun. Ayan mga kapatid, tingnan natin mga kapatid ha. So, imimix muna natin mga kapatid yung ensaladang talong na ginawa natin. Yun. Tapos, titikpan natin mga kapatid yung lasa niya kung masarap ba mga kapatid. No? Titikman natin yung lasa niya. So, kukuha lang muna ako. Love you, Dolix.